tihan ng mga putahing Pinoy. Kung nagustuhan ni Lady Han ang adobo, sinigang at kare-kare, abay alamin natin yan sa ulat ng ating saksing, si Nelson Canla. Nasurpresa si Lady Han ang hainan namin siya ng isang mesang puno ng Pinoy food. Ayaw pa niyang tumikim nung una. Halatang takot dahil hindi siya pamilyar sa mga pagkain. Una kong inintroduce ang adobo. Ayun yun naman, din si Lady Han ang panilay At maya-maya, mismong si Lady Han na ang nagsilbi sa akin para tuloy nakita ko ang eksena sa Jewel in the Palace. Nang makita niyang okay, naingganyo na rin siyang subukan ng adobo. Parang Korean beef stew daw ito, pero ang kaibahan daw, manamis-namis ang kutahe ng mga Koreano. Nagustuhan rin niya ang sinigang. Medyo maasim lang daw, lasang bihira daw sa Korean dishes. Pero ang seafood kare-kare talaga namang nagustuhan niya. At wala pang takot niyang hinaluan niya ng bagoong ha? At syempre, para sa panghimagas, bibingka naman ang ipinagmalaki namin. Hangang-hanga si Lady Han sa mga inihanda naming Filipino food. Sa pagbabalik daw niya dito, siguradong susubok siya ng mas maraming putahe. Plano rin niyang makita ang Boracay at sana raw, bakasyon na ang susunod niyang pagpunta rito. Nelson Canlas ang inyong saksi.